Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan, ay di magpapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng tao, anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Jesus na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. "Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig.
Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupulutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo hubang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung mababalikan po natin noong mga nakaraang linggo, yung ating ebanghelyo, noong ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, napakinggan po natin ang kwento ng Samaritanang umiigib ng tubig. At doon napagnilayan po natin na si Jesus bilang isang tubig ang papawi sa lahat ng uhaw. Si Jesus ang papawi sa lahat ng uhaw at tunay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Noong nakaraang linggo ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa lalaking pinanganak ng bulag. At si Jesus binigyan siya ng liwanag. Yung kanyang buhay mula sa kadiliman, pinagkalooban ni Jesus ng liwanag. At sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwento ng matalik na kaibigan ni Jesus. Ang mga magkakapatid na si Maria, Marta, at Lazaro. Ngunit ano po ang pwede nating mapagnilayan sa ating ebanghelyong napakinggan? Una, na si Jesus ang magbibigay sa atin ng buhay dahil siya ang buhay. Si Jesus ang buhay. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay po marahil na kinakatakutan natin ay ang salitang kamatayan. Ayaw nga nating pag-usapan ang kamatayan. Pero alam naman natin na ang bawat isa sa atin hahantong sa puntong iyon. Isang realidad po ang kamatayan. Dahil ang bawat isa sa atin darating ang pagkakataon na mawawala sa lupang ibabaw. Pero ayaw natin itong pag-usapan. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Tanungin po ninyo siya, kailan ka mamamatay? No? Ano mo, parang ayaw nung iba. Galit na. Ano ba naman yan, Father? No? Mamaya, pagkatapos ng misa, makasalubong niyo yung kapitbahay ninyo at tanungin ka, no, saan ka galing? No? Tanungin mo din siya, o ikaw, kailan ka mamamatay? No? Magagalit. No? Dahil kasi para sa atin, ang kamatayan ay katapusan. Ang kamatayan puno ng kalungkutan. Ang kamatayan puno ng kapighatian. Pero tandaan natin na bilang isang Kristiyano, ang paniniwala natin na ang kamatayan ay hindi wakas. Kaya nga pag tinatranslate natin yung salitang death sa Tagalog, hindi lang yung kamatayan eh. Kundi sumakabilang buhay. Bakit po? Dahil naniniwala ang bawat isa sa atin, naniniwala tayong mga Kristiyano na merong nag-aantay sa ating buhay. At ang buhay na ito ay laging ipinagkakaloob
ni Jesus. Dahil ang poong Jesus na sareno ang buhay, siya ang ating buhay. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na nararanasan natin ang pagkamatay. Kailan? Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakasala. Patay si Jesus sa ating puso kapag ang puso natin puno ng pagkakasala. Patay si Jesus sa ating mga puso kung ang puso natin puno ng sama ng loob at galit. Patay si Jesus sa ating puso kung ang puso natin ay hirap magpatawad. Pero kung si Jesus ang tinuturing nating buhay at siya ay buhay sa ating mga puso, nangangahulugan na ang buhay natin ay buhay na ipinagkaloob ni Jesus. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan ngayong panahon ng Kwaresma. Baka yung puso natin patay na. Baka yung buhay natin patay na. Pero mananatiling buhay ang ating mga buhay kung si Jesus ay buhay sa ating puso. Pangalawang bagay, mga kapatid, magtiwala sa oras ng Diyos. Magtiwala sa oras ng Diyos. Bakit ko ito nababanggit? Sa ating ebanghelyo, ipinarating na ng mga kapatid ni Lazaro na yung kanilang kapatid ay may sakit. Kagaya po ng aking nabanggit, ang mga magkakapatid na ito ay matalik na kaibigan ni Jesus. Sabi pa nga sa mga kwento, kapag si Jesus ay napadadaan sa Judea, walang mintis, lagi siyang dadaan sa tahanan ng mga magkakapatid na ito. Bakit? Matalik silang kaibigan ni Jesus. Pero kung mapapansin natin, sinabihan na pala si Jesus na may sakit si Lazaro. Pero kailan pa bumalik si Jesus sa Judea? Makalipas ang 2 araw. Pagpunta ni Jesus sa Judea, ilang araw nang patay si Lazaro? 4. Alam niyo ho, nung pinagninilayan ko to, nasabi ko rin sa aking sarili, sabi ko, kung ako talaga yung kaibigan ni Jesus, magtatampo din ako. Sasama din yung loob ko. Di ba kaibigan mo eh? Matalik na kaibigan. Nangangailangan. Pero marahil may mensahe si Jesus. At ano ang mensahe ni Jesus? Na ngayong kanyang tiempo, yung kanyang oras, yung kanyang plano, ay laging pinaka maganda. God's time will always be the perfect time. God's plan will always be the perfect plan. God's timing will always be the best timing. Minsan, nawawalan tayo ng loob sa Diyos. Minsan, nawawalan tayo ng loob sa poong Jesus na sareno. Pero tandaan natin ang panawagan ni Jesus na mensahe sa atin sa araw na ito. Magtiwala sa kanyang oras. Magtiwala sa kanyang plano. Dahil alam ng Diyos, alam ng poong Jesus na sareno, ang pinaka makakabuti sa atin. Kung ang poong Jesus na sareno ang ating buhay, kaakibat po noon ang ating pagtitiwala
sa Kanya. Dahil kung hindi tayo nagtitiwala, para na rin nating sinabi na hindi siya buhay sa ating puso. Panghuli. Sa Ebanghelyo, tumangi si Jesus. Nalungkot, nahirapan, nagluksa. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon? Niyakap niyang papunta kung saan inilibing si Lazaro. At ano ang sabi ng Panginoon? Buksan ninyo yung kanyang libingan. Ano ang sabi ng kanyang kapatid? Wag na po. Wag na po. Apat na araw na siyang patay. Nangangamoy na. Pero ano ang sinabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka. Sa ibang translation po, Lazaro, bumangon ka. At ano po ang pahiwatig nito, mga kapatid? Yung panawagan ni Jesus na bumangon ay panawagan niya sa bawat isa sa atin na humaharap sa pagkadapa. Panawagan niya sa atin na humaharap sa pagkahirap ng buhay. Panawagan niya para sa atin dun sa mga taong patuloy pa rin naghihikahos na hindi habang buhay ikaw ay madadapa. Hindi habang buhay ikaw ay mamamatay. Hindi habang buhay ikaw ay mahihirapan. Dahil sasabihin sa iyo ng Panginoon, bumangon ka, lumabas ka. Siguro ito ho yung isang magandang paalala sa atin. Yung pagbangon na laging ipinagkakaloob ng Diyos. Yung pag-asa na laging ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po kanina, pagising ko po kaninang umaga, meron po ako nabasang isang news article. At sabi doon sa isang news article na ito, in-interview ho yung isang medical expert dito sa Pilipinas. At ano po ang sabi niya? Na yung pandemya daw po, sa tingin niya, dito sa Pilipinas ay tapos na. Alam niyo po, 3 taon na ang nakakaraan nung humarap tayo sa pandemya. Hirap ang buhay. Maraming nawala ng trabaho. Maraming naghirap. Marami tayong mga kakilalang nawalan ng minamahal sa buhay. Napakahirap ng buhay. Pero nung nakita ko yung news article na iyon kaninang umaga, sa aking panalangin, nasabi ko na lamang sa aking sarili na tunay ngang may Diyos. Tunay ngang nandiyan at hindi tayo pababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Patuloy tayong nakikipagsapalaran sa buhay na ito. Humarap man tayo sa pagsubok, sa hirap, sa pagkadapa, sa pagkakasala. Ang laging panawagan sa atin ng Poong Jesus Nazareno, bumangon ka, lumabas ka. Mga kapatid, ngayong 5th linggo sa panahon ng Kwaresma, 1 linggo bago tayo pumasok sa mga banal na araw ng Semana Santa, pinapaalala sa atin sa araw na ito na si Jesus ang ating buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. At kung siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ano ang panawagan sa atin? Magtiwala sa kanyang oras na ipinagkakaloob sa atin. At sa ating pagtitiwala sa kanyang oras na ipinagkakaloob sa atin, pinapaalala din sa atin
na siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Mahirapan man tayo, humarap man tayo sa pagsubok, ang Poong Jesus Nazareno, panawagan sa atin, bumangon, lumabas, at ipagpatuloy ang buhay na kasama siya. Kasama natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Anumang hirap, anumang pagkakataon, alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Amen.